What's up guys? Nandito po kayo sa Lee Chan Story Channel and I am Lee Chan and welcome! Welcome back once again mga ka-Legion Story and first of all, gusto kong magpasalamat sa mainit na pagtanggap nyo sa bago nating istorya ng ang Daddy ni Best Friend or Andrew's Adventure Daddy. And sa lahat po ng mga naiinip, na-excite na sa part 3 ng ating story, eto na po. And this time po, may nag-request po na kung pwede raw po, basahin po ng personal or like yung story. Then, try po natin dahil malakas po kayo sa akin, susubukan po natin. And eto na po. Minsan, kailangan natin magpakatotoo sa ating sarili dahil di dahil yun ang dapat, kundi yun ang tama. Hindi ko mabasa ang mukha ni Daddy kung saan niya ako dadalhin at doon ako kinakabahan. Hindi na ako nagtanong, basta ang sabi ni Daddy eh, masisiyahan daw ako. Basta, wag daw ako mag-alala. Maya-maya ay nasa parking lot na kami ng isang establishment. Hindi ako nagkakamali ay isang class A na mall kami pumasok dahil malamig at medyo hindi matao. Pumasok kami sa mall at dumiretso sa butik ng mga damit. Tinanong ni Daddy kung ano ang size ko sabay dampot niya ng underwear. Daddy, medium. Ang nahiya kong sagot. Siguro nakita ni Daddy na luma na ang suot kong brief kagabi at malapit na maging bacon ang garter. Lumapit ang isang sales lady sa amin at sabay tanong, "Sir, para po ba sa inyo o sa anak nyo?" Tumingin si Daddy sa akin at, "Yes, for my son," ang mabilis niyang sagot sa sales lady. "Sir, tamang-tama. May mga new arrivals kaming shirts and pants. Baka gusto nyo, try." "Sige, okay lang," ang sabi ni Daddy. Ako naman ay pinapili na ni Daddy ng mga damit. Alangan ako sa pagpili ng mga damit. Medyo mahal ang mga prices. At baka isipin niya, sinasamantala ko siya. "Andrew, sige, pili ka lang," ang sabi ni Daddy nung mapansin niya na medyo nag-aalangan ako. Pinamili na din ako ni Daddy ng shoes maliban sa pants, shirts at underwear. Malaking bagay na mga magagamit ko. Wala naman kasi akong inhibition sa katawan. Kung ano lang muna ang kaya ng parents ko na ibigay, ay di na ako naghahangad pa ng sobra. Dahil naiintindihan ko naman ang kalagayan namin sa buhay, kaya nga ako nagsusumikap mag-aral. Pero itong si Daddy Brando, pusa naman ang pagbibigay niya at di ko rin naman hiningi. Kaya sino ba naman ako para tumanggi sa grasya? Pagkatapos namin mamili ng mga damit ay akala ko ay uuwi na kami. Nagulat ako nung pumasok kami sa isang computer shop. Bilihan na yun ng mga computer. Tahimik lang ako nung pumipili si Daddy ng unit. Isip ko baka kailangan niya. Basta magagandang specs ng computer ang pinili niya. Tagal ko na nga gustong magkaroon ng ganun eh. Kaya lang, pinagtsatsagaan ko ang luma kong desktop. Wala eh, no choice. Kahit naghahang na minsan. Basta isang set ang binili ni Daddy. Lakad-lakad lang kami saglit sa mall at pasado ang hali na. Ang bilis ng oras, di ko na mamalayan. Basta alam ko lang, masaya ako na kasama ko si Daddy para kami nagde-date. "Tara, kain muna tayo," ang yaya ni Daddy. Nakakagutom din pala maglakad-lakad at mamili sa mall. Bago kami naghanap ng makakainan ay pinabihis muna ako ni Daddy sa may toilet lounge ng mall. Suot ko na daw ang mga bago kong damit at shoes para makita niya kung bagay sa akin.
Katapos ko magbihis ay halos di ko makilala ang sarili ko noong pagharap ko sa salamin. Nag-iiba pala talaga ang itsura mo pag nabibihisan ka. Binasa ko na lang ng konti ang buhok ko at presto, pogi na. Nagulat din si Daddy nung makita ko. Andrew, kau ba yan? Bagay na bagay ah. Ang sabi niya. Parang kinikilig talaga ako nung akbayan ako ni Daddy at habang naglalakad kami at naghahanap ng makakainan. Sa isang Chinese restaurant kami pumasok ni Daddy. Pagtapos kunin ng order namin ng waitress ay, "Sir, ang pogi naman ng anak niyo. Mana po sa inyo," ang may pagkalanding sabi ng waitress. Nakangiti lang si Daddy at, "Ah, talaga ba?" ang sagot niya sa waitress. Parang proud Daddy ang dating niya. Hindi ko lang masabi sa waitress na hindi ko siya Daddy at siya ang gusto kong maging jowa at mahalin ko. Masarap pala ang pagkain sa Chinese restaurant. "Sige, kain ka lang," ang sabi ni Daddy habang pinapanood akong ganado sa pagkain. Mukhang masaya si Daddy na kasama ko, kaya lalo akong napapaisip kung bakit niya ginagawa sa akin ito. Basta, huwag muna ako mag-isip ng kung ano-ano pa. Importante, di siya galit sa ginawa ko sa kanya. "Ba't po pala umuwi agad kayo kanina, Daddy? Di ba may pasok kayo?" ang tanong ko kay Daddy. "Ah, oo. Nagbigay lang ako ng instructions sa office at umuwi na ako. Nag-alala ako sa iyo. I mean, sa inyo ni Anton," ang sagot ni Daddy. Parang ang sarap sa tainga ang sinabi ni Daddy. Nag-alala siya sa akin. Este, sa amin pala. Masaya ako. Deep inside. Pagkatapos namin kumain ay umuwi na kami ni Daddy at ihahatid na din daw niya ako sa boarding house ko. Pagkahatid sa akin ay nagulat ako noong pati ang computer set na binili niya ay binaba niya. "Daddy, bakit mo binaba yan?" ang tanong ko sa kanya. "Para talaga sa iyo yan dahil alam ko kailangan mo," ang sagot niya. Napalundag ako sa tuwa at di ko na napigilan ang sarili ko at napayakap ako sa kanya na parang batang paslit. "Salamat po, Daddy," sabi ko nung matauhan ako at kumawala ang yakap sa kanya. "Wala yun," ang sagot naman ni Daddy. "Daddy, bakit niyo po ginagawa sa akin ito? Di po ba kayo galit sa akin sa ginawa ko sa inyo?" Ang tanong ko kay Daddy, "Di ba sabi mo gusto mo ako? Gusto ko gawin mo akong inspirasyon mo sa pag-aaral. Mabait kang bata at may pangarap sa buhay. Ayaw kong masaktan ka at baka mawala ang focus mo sa pag-aaral mo. Gusto kita tulungan dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo nung bata pa ako. Mahirap lang din ang pamilya ko dati, kaya wag mo sayangin ang mga pagkakataon na meron ka. Mag-aral kang mabuti," ang sabi niya. Lalo akong napahanga kay Daddy, kaya lang hindi ko lubos maisip kung may gusto ba siya sa akin o awa lang ang nararamdaman niya para sa akin. Mabuti siyang tao, handa akong tulungan kahit gano'n na nangyari. Ang pinagtataka ko lang, di siya nagalit o nag-react man lang nung nalaman niya ang ginawa ko sa kanya. Sumakay na si Daddy sa sasakyan at umalis na. Ako naman ay tila gulat pa rin sa ginawa niya na pagbigay ng computer sa akin. Lumipas ang mga araw, mas lalo pa ako inspired sa pag-aaral. Di na rin ako nahirapan sa paggawa ng mga designs ko sa AutoCAD dahil maayos na ang computer na gamit ko.
Matapos lang ng midterms noon at weekend, nagyaya si Anton. May family weekend, staycation sila sa isang beach resort sa Batangas. Nagkataon, dumating ang mami niya at gusto rin daw ako makilala. Ayaw ko sumama kaso mapilit si Anton. Wala daw siya kasama. Sa isang magandang resort sa Batangas kami pumunta. Parang may membership pa ata bago ka makapasok. Ikaw pala si Andrew. Nice meeting you. I'm Anton's mom. You can call me Tita Alice na lang, ang sabi ng mami ni Anton. I hear good things about you. Itong si Brando at Anton, iisa sinasabi. Mabait at matalino ka raw na bata. Ang pagpapatuloy ng mami ni Anton. Sophisticated ang dating ng mami ni Anton. Halatang social elite siya. Malamang kasi sa trabaho niya, mataas ang posisyon sa isang foreign bank dito, kaya laging nasa abroad. Mabait naman siguro, kaya lang malakas ang personality niya. Mukhang intimidating lagi, mataray at maarte, in short. Malayong malayo sa ugali ni Daddy Brando, na super down to earth at mabait. Si Daddy Brando naman ay tahimik lang. Wala na raw sweet room na available kaya dalawang kwarto ang kinuha nila. Pagkapasok namin ng gamit namin sa kwarto ni Anton ay nagbihis agad kami ng short na pang-swimming. Agad kami bumaba ng room at excited na nag-ikot-ikot sa kapaligiran. Ang ganda ng dagat, malinaw at white sand din. Tila ba kami mga bata ni Anton na lumusong na sa dagat at naghaharutan. Maya-maya ay nagyaya na si Anton. Try naman daw namin maligo sa swimming pool, kaya umahon na kami sa dagat. Maganda rin ang pool nila, malinis ang tubig, kaya lang wala daw chicks, sabi ni Anton. Maya-maya ay may paparating sa pool, naka-swimming trunks at ang ganda ng hubog ng katawan, at di mo maitatanggi na bakat ang bukol niya sa harapan. Daddy, asan si Mami? Ang tanong ni Anton sa paparating na si Daddy Brando. As usual, may kausap sa phone ang medyo dismayado na tono ni Daddy. Ako naman ay na-conscious. Ang hot kasi ni Daddy. Bakit di na lang siya nagsuot din ng shorts kagaya namin ni Anton? Para tuloy ako nag-iinit kahit malamig na ang tubig kasi madilim na pala. Maya-maya pa dumating na si Mami Alice. Ahon na daw kami at magdi-dinner na. Antayin na lang daw niya kami sa restaurant sa rooftop ng hotel. Sabay-sabay na kami umahon at nagtungo sa shower room. Sabay na din kami tatlo nag-shower. Di ko talaga maiwasan mapatingin sa bukol ni Daddy. Buti na lang, di nakakahalata si Anton. Pagka-shower ay umakyat na kami sa room. Magkasama kami ni Anton sa room. Sa Anton, naghuhubad lang sa harap ko. Wala na siyang maitago sa akin. Ganon din ako sa kanya. Subalit, wala talaga akong nararamdaman na pagnanasa kay Anton. Parang magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Pagkabihis ay umakyat na din kami sa rooftop at andun na din si Daddy. Marami silang in-order na pagkain, puro masasarap. At pagtapos kumain ay kwentuhan muna kami. Maya-maya pa ay nag-order na si Daddy ng alak. Inom daw kami, banding daw. Nakikipag-inuban nga daw kami sa iba eh. Sa kanya pa daw kaya. Basta sabi ko naman, ayaw ko na maglasing. Mahirap magsuka at tawanan
silang lahat. Maya-maya ay nagpaalam na si Tita Alice na mauna na sa room. May Zoom meeting pa raw siya. Puro talaga trabaho ang priority. Kami naman tatlo ay naiwan sa Anton, malakas uminom ng beer. Ako ay hinay-hinay na lang at si Daddy, di man magsalita, ay halatang malungkot. Masaya ako para kay Daddy at Anton. Finally, magkasundo na ang dalawa at nagiging open na sa isa't isa. Ang bilis ng oras, medyo malalim na ang gabi. Sa Anton, nalasing na. Si Daddy, medyo tipsy na din. Ako, sakto lang. Bumaba na kaming tatlo at pagkahiga ni Anton sa kama ay naghilik agad. Tulog, natulog na. Ako naman ay bumaba muna. Gusto ko muna magpahangin sa tabing dagat. Umupo ako sa buhanginan sa tabing dagat. Medyo malamig na ang hangin. Nakatingala ako sa bilog na buwan. Ang buwan ang nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran. Kita mo ang dagat, ang sarap pagmasdan, ang karagatan. Ang mga alon na walang humpay ang paghampas dalampasigan. Nagpapaalala na habang may buhay tayo, ay patuloy na hinahampas din ng mga problema. Nasa sa atin na lang kung paano natin tanggapin at dalhin ang mga iyon. Ang daming gumugulo sa isipan ko, marahil nakainom lang siguro ako. Isa pang inaalala ko si Daddy, mukhang di siya masaya at okay ang married life niya at ang feelings ko towards sa kanya. Humiga ako sa buhanginan at tumihaya. Ang sarap sa pakiramdam. Sana ganito na lang ang buhay palagi. Walang problema. Maya-maya ay may umupo sa tabi ko. Andito ka din pala, ang sabi niya. Si Daddy Brando pala. Nagulat ako at napaupo na din. Ba't andito ka, Daddy? Ang tanong ko sa kanya. Nagpapahangin, nag-iisip. Malalim ang boses niya. Mukhang may pinagdadaanan si Daddy. Saka medyo nakainom na din siya. Niyakap ko si Daddy na mahigpit. Dama ko ang kalungkutan niya. Di man niya sabihin. Salamat, Andrew, ang sabi ni Daddy. Nakatingin siya sa mga mata ko at nakaharap sa mukha ko. Parang nangungusap ang mga mata niya. Aninag ko sa ilaw ng buwan. Bigla niyang hinawakan ang mukha ko at nilapit ang mukha niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Saka ako hinalikan ni Daddy sa labi. Ang tamis ng mga labi niya. Napapikit ako, subalit pinigilan ko siya kahit gustong gusto ko ang halik niya. Daddy, huwag. Tama na. Nakainom ka lang. Ang awat ko sa kanya. Ayaw ko na kasi mag-take advantage sa kanya. Masasaktan lang ako at mabuti siyang tao. Tumingin si Daddy sa akin at, Andrew, alam ko ang ginagawa ko kahit nakainom ako. Ang sagot niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noong hahalikan ulit ako ni Daddy. Basta ang lakas ng tibok ng puso ko at kinakabahan ako ng sobra. Dito na nagtatapos ang ating part 3 at abangan niyo po ang susunod na kabanata, ang part 4. At ayan mga Kaligayan Story, dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwentong My Best Friend's Daddy or Andrew's Adventure with Daddy. Ayun, abangan po natin kung ano nga ba ang mangyayari kila Andrew at Daddy sa ilalim ng buwan sa tabi ng dalampasigan. Well, sa mga nabitin po, I'm sure marami-rami ang na-excite sa susunod nating kwento. Huwag niyo pong kakalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe pag nagustuhan niyo po yung kwento natin at abangan niyo po ang susunod na kabanata. Bye-bye!